Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City. 105.7. Joy FM. Panayang ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga kapinig, oras alas 6:02 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag ka ninyong tanan mga katinig. Kumusta? Welcome ng atong primetime edition sa programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw nga Biyernes, 25 na kita sa bulan sa Hunyo 2021. Ako ang partner na si Grace Labagnao Castellano. Ganinyo na bati si Jan Andrew Tabugok. Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa natibukan ni atong programa mga katinig. Hala, si kanhing Presidente Noynoy Aquino, no, ni panaw na sa laing kalibutan sa edad nga 61. Sumala pang Andro, pinakabata sa usa ka milyonar. Ang naasoy nga edad, bata pa kung ikaw milyonaryo. Buot pa sabot niya na mga katinig tungod kay siyempre doon na sila katakos, no? Nga i-provide ang tanang panginahanglan, gamiton ang tanang gamiton tungod kay adunahan sila. Pero mo na'y klaro diha. Madato ka magmupubri basta maabot na nga maupos yung kandila, maupos gina mga katinig. Di na kasumpayan pa, no? So si kanhing Presidente Noynoy Aquino sumala sa igsoon nga si Pinky Aquino Abilyada ni panaw kini tungod sa iyahang dugay ng problema sa diabetes, no? Dunay nibigay na gyud ang iyahang kidney. So ang diagnose sa iyahang physician, renal disease secondary to diabetes, mo na iyang gikamatay og kagahapon, gi-cremate na pod ang iyang patay nga lawas, no? Unya sa Heritage Park sa Taguig City, gidala ang iyang patayng lawas mga katinig kay dili pwedeng daghang kay expected mga basay nga na ang mga media no asang balita dito gina muduol gina dito mga katinig. So kagahapon gipailawom na sa cremation ang iyang patayng lawas og karong Sabado gikatakda na nga ilubong. Nang daghan ng untana na COVID ba si Pinoy nganong nga gi-cremate man? waong pud gi-confirm dire kung na COVID ba no, wala man siguro. So molay gusto siguro sa iyang pamilya. Karon naka half mask na ang tanang mga watawat sa tibuok nasod, especially sa mga opisina, sa mga kampo, sa mga opisina sa gobyerno, no, sa mga kampo ug uban pang mga buhatan isip pagpakita og kining pagkaguol, no, sa nahitabong pagpanaw sa kanhing presidente. Well, unya tadto itong hisgutan ng ubang mga butang mga katinig samtang karon mag-amping yun na kanunay kay padayo ng pagsaka sa ihap sa COVID-19 huwag ginapili bata man o tigulang, pobre man o mayaman, mangipon man o wala. Pwedeng maigo sa COVID mga katinig gani sa gipagawas nga datos kagabi ni Saka na pod. Nalipay ta kay ni kunhod ng gamay ni Saka na pod 306 ang sa tibuok Soccsordan Region nga bagong kaso. Sa probinsya sa Cotabato ay ka 92 ang natalang nga bagong kaso unya dunay good news pod, no, 85 ang naka-recover apan bad news ulit. Dunay pulo nga mga nangamatay mga katinig, ha? Daggang kay nangamatay dres probinsya ba? Mo nang kinahanlan amping gyud ta kanunay nagkadaghan ang mga nagkamatay diri sa probinsya sa Cotabato karon. Naguna na gyud ang probinsya bisan pag-ingon ni board member Philbert Malaluan nga ubos pagyapon kung ikumpara nimo sa population ay dili gyapon ka kumpiyansahan mga katinig. Kita ang nagunang dunay pinakadaghang nangamatay karon sa tibuok Soccsordan Region, no, ni
ni bunan lang ato sa 178 no ang mga nangamatay mga katinig tungod sa COVID nga taga probinsya sa Cotabato. Sa pulo nga nadugang kagabi lima niini ang taga Misayap, tulo ang taga Kidapawan og isang taga Carmen og Matalam no tig isang Carmen og Matalam. Hay na lang amping kita kanunay. Sa Pikas bahin unsa bay update mga katinig dito sa nitabong panagsangka tali sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nga hinungdan sa pagpamakwit sa mga sibilyan particular diha sa may gindulungan na Maguindanao human nakitaan kining presensya sa BIFF sa barangay Ahan nga hinungdan naglusad og calibrated law enforcement operation ang Joint Task Force Central. Atong makinabi karong buntaga atong kauban na si 6ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel John Paul Baldomar. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Loy, good morning and good morning din sa ating lahat na nagpakinig. Oho, ano pong update po ngayon? Bumalik na ba yung lumikas ng mga sibilyan matapos po nagkasagupa ka mga kalawa itong mga miyembro po ng BIFF at trupa po ng militar? Sir Loy, lahat po ng mga sibilyan na nagsilikas sa Barangay Kabing at Lato Hooper, ang reason talaga ng kanilang pag-evacuate ay yung nangyari ng pagkamatay ng isang inang at katugas ng kanyang anak. Oho. After sila ay masabuga ng IED sa kanilang sakahan. Yan sa sitio Panibangan, Lato Tua, Barangay Tuwayan, Lato Hooper, Maguindanao. Ito na yung si Rosetta Kinindi, no? Yan na po, Sir Loy. Itong insidente na ito ay nangyari noong Martes ng tanghali. Habang ang mga ito ay nasa kanilang sakahan at naghahanda sana ng kanilang pananghalian, yung mag-ina ay nasabugan ng IED na inilagay sa ilalim ng kanilang lutuan. Paano po nangyari ito? Yung kanilang lutuan sa kanilang sakahan, ano to? Bali, pag umuwi sila, walang tao doon? Tama, Sir Loy. Ang mga ito ay pumupunta lamang sa kanilang sakahan. Kung sila ay magsasaka o magbibisita sa kanilang farm o mag-harvest. At itong kubo na ito na kung saan na nangyari ang pagsabog ay pahingahan lamang ng mga tutugong tiruray. Nako. Kapag sila ay nandun sa kanilang sakahan o farm. So, ito ay consistent, Sir Loy, sa nangyari din ng pagsabog a week ago laban sa ating mga kasundaluhan. Malapit din yan sa area na yan kung saan yung ating mga kasundaluhan habang nagkakandak ng clearing operation at sinicheck yung isang bahay na abandonado, sila ay nasabugan ng IED sa kabutihang palad ay walang malupang nasugatan. At ito ay pinagbigay alam kaagad natin pagkatapos na makarecover tayo ng napakaraming IED na pinag-iiwan sa mga abandonadong bahay at mga pahingahan na kubo dyan sa bundok, bulubunduking bahagi ng Dato Hover at ang patuan Maguindanao. Sir, linawin ko po, yung mga bahay na pinaglalagyan ng mga IED, kailan ito naganap? Yung after ng encounter diyan sa may ano sa may gindulungan o nakaraang linggo? Actually, Sir Loy, walang direct arm clash na nangyari between government forces at BIFF. Ang nangyari po lamang ay itong sunod-sunod na pagsabog ng IED. Kaya sa takot po ng ating mga katutubong tiruray, ito ay nagsilikas. Ang narinig po nilang putok ay yung paghabol ng ating mga sundalo sa mga nasabing teroristang grupo na ayaw makipag-inkwentro sa atin dahil alam naman po natin na sila ay mahina na ngayon at sila ay tumatakas sa paghabol ng ating mga kasundaluhan. Ang estilo nila ngayon at modus nila ngayon ay mag-iwan ng IED sa mga bahayan at pahingahan. Ang kasamaan nito ay nadama yung ating mga sibilyan o mga katutubong teroray na nais lang lamang magsaka sa kanilang farm diyan sa Dato Hofer. So mga sibilyan na ang mga tinatarget nila kung ganito yung sitwasyon, sir, hindi na mga sundalo? Isa po dyan ang titingnan natin. Maliban po sundalong isa sa mga target nila, alam naman po natin, Sir Loy, na kapag IED na pinag-usapan, walang pinipiling biktima ito, mapasundalo man o mapasibilyan. Kaya
Maring nga nating pinagbabawal at kinukondena ang paggamit ng IED. Sa ngayon po, Sir Loy, tayo nakikipagtulungan sa mga chieftain at mga official ng mga teroray at pati na rin sa LGU ng Dato Hofer para na rin po matulungan natin itong community na to na maklear ang kanilang mga sakahan at mga farm sa presensya ng IED na pwedeng pinag-iiwan ng mga teroristang grupo. So ano po ang advice ngayon sa mga civilian na nagbakwit? Paano ho, bago sila pauwiin, anong gagawin dito ng militar? I-check po ba muna? Sa ngayon po, Sir Loy, sa ongoing po yung clearing natin after the past few days. Nag-request na po sila na tayo, na, nagpadala na po tayo ng karagdagang tropa at mga eksperto upon the request po ng mga community na tingnan yung kanilang mga farm at pahingahan. Baka po may naiwang mga IED dito. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating clearing. At maingat po natin ginagawa ito kasi for the past few days po, medyo number of IEDs na rin po ang na-recover natin dyan sa malapit sa lugar na yan. Mm-hmm. Mga gano'ng karami, sir? For last week lang po, Sir Loy, ito yung sinasabi ko na na-report ka agad namin. Mm-hmm. Hindi po bababa sa 6 na IED ang nakuha natin. Puro sa mga kasi bahay yan, ha? Sa mga bahay po yan ng mga sibilya na na-recover at sa mga sakahan? The same modus po, yung iwan nila sa daanan ng mga sakahan at iwan nila sa mga ilalim ng lutuan at mga ilalim ng tulugan ng mga abandonadong bahay. Siguro ito ay ini-expect nila na ang mga ito ay gagamitin ng mga ating sundalo o mga katutubong teroray. Kaya tinatarget na rin nila para ma-divert yung ating atensyon. Sir, bulubundukin yung bahaging yan ano? At malalayo mga area. Ano po, yung mga bahay na pinagtatamna ng mga bomba, ano to, magkalapit lamang o magkalayo po sila? Ito, Sir Loy, yung mga bahay na pinagkunan natin ng mga IED at pati na rin yung pinagsabugan, magkakalayo po ito. Dahil ito karamihan ay ginagawang pahingahan lamang ng mga katutubong teroray kapag sila ay nasa sakahan nila. Mm-hmm. So, ito ay binibisita nilang nila kung sila ay nandun sa lugar. Yes, nasan po yung mga bakwit mo ngayon? Meron bang... Ang mga bakwit mo, ngayon po nakausap natin isa sa mga tribal chieftain nila. Sila ay nag-ipon-ipon sa isang lugar dito malapit sa Sitio Kabing, Barangay Kabingi, Dato Saudi. Kung saan may maraming community ng teroray, ang kung saan ang tawag nila ay brownstone. Ngayon, binigyan natin silang instruction, yung ating mga pasundaluhan doon sa ground ay nakikipag-ugnayan na sa kanila kung anong dapat gawin at kung saan sila pwedeng dumaan para po hindi na wala na lalong mga teroray o mga sibilya na madamay o masabugan ng IED na pinaglalagay ng mga terorista. On the spot na po nasawi yung ina, no? Batay sa report at yung kanyang dalawang mga anak ay nasa pagamutan po ngayon. Kumusta yung kalagayan naman po ng dalawang mga bata? Yung ina po na si Ginang Rosita Sinindi ay on the spot po na namatay. Yung dalawang bata po, isa po doon ngayon ay nasa hospital dahil ito po ay nasugatan din pero nasa stable na po, nagpapagaling na lang. Habang yung isa po ay hindi na na-confine dahil bruises lang po ang nangyari sa kanya. Pero ito ay isang malaking trauma para sa mga bata, mga minor de edad. Nasaan po ang ama ng tahanan nang mangyari po yung insidente? Yung ama po ng tahanan nandun po sa Barangay Limpungo kung saan po talaga yung kanilang pamamahay. Diyan sa Dato Hofer. At itong kasama ng inang na ito ay yung kanyang tatay at ibang kamag-anak doon sa sakahan at ang ama sana ay paakyat din para tumulong doon sa kanila. Itong mag-ina na to ay humiwalay lamang sa kanilang grupo para maglaga sana ng saging doon sa pahingahan nila na kubo. Sa kasamaang palad ay meron palang isang IED na itinanim yung mga teroristang grupo doon sa kanilang maliit na kubo. Natukoy ba kung anong grupo ng BIFF itong nagtanim po ng bomba dyan? Sa ngayon, Sir Loy, ang ating pong hinahabol dyan sa taas, yung lugar na yan, ay pinamumugaran po ng BIFF Bungus Faction at Daula Islamiyah Asan Group.
For the past, kung maalala po natin, 2 months ago po, mayroon pong insidente na nangyari dyan kung saan 3 terrorite din po ang pinatay ng mga Daula Islamiyah at sinunog yung katawan. Naku. Tapos, 2 weeks ago po, nagkaroon din ng insidente dyan kung saan itong mga community ng MILF ay nakipag-inkwentro sa mga membro ng Daula Islamiyah at BIFF na nagtangkang pumasok sa kanilang community. Dahil po dito sa sunod-sunod na insidente na ito, tayo ngayon ay naglunsad ng isang clearing operation. Subalit yung itong mga teroristang grupo ayaw makipag-inkwentro sa atin at nag-divert sila instead sa pag-iiwan ng mga IED, iba't ibang bahayan at pahingahan at daanan para po ma-divert at ma-delay ang ating atensyon. Oh, bakit po iniinitan nila yung mga nitibo dyan sa lugar? Una-una, Sir Loy, alam naman po natin na 3 months, just this year din po, nagkaroon tayo ng malawakang combat operation at clearing operation dyan sa taas. Uh-huh. Parating nila pag-iinitan itong mga katutubong teroray dahil ayaw sumali sa kanila, sa kanilang mga teroristang activity na gawain. Ayaw sumali sa kanila, kaya lahat ng mga ayaw sumali sa kanila ay pinapatay nila. Naku. Nagkaroon tayo ng operation dyan para itaboy itong mga teroristang grupo. Tayo ay nakarecover ng iba't ibang kampo nila at paggawaan ng bomba. At ang mga terrorist po ang pinagbibintangan nila na tumutulong sa gobyerno para sila ay labanan. Kaya ganun na lang ang galit nila sa mga tribo na ito, katutubo natin na teroray, at sila ay pinapatay kapag makita ng mga membro ng Daula Islamiyah. Sir, naglagay ho ba kayo ng inyong permanenteng tropa sa lugar o sa komunidad kung saan nakatira itong ating mga katutubo para maprotektahan po sila? Opo, sir. Simula po na dumating yung ating karagdagang puwersa galing po sa national government or sa Armed Forces of the Philippines, ay doon po natin nilagay para maprotektahan po ang mga community na ito. Ngunit po, tulad na sinasabi ko, ay pataidor po ang ginagawa ng mga BIFF at Daula Islamiyah kung saan ay tinatago nila itong mga IED sa mga bahayan, kung saan malaki pong posibilidad na mabibiktima talaga ang ating mga sibilyan. Oho. Sir, maraming salamat po sa panahon at mga impormasyon na ibinigay ho ninyo sa amin. Baka may mga dagdag pa ho kayong impormasyon at mensahe para sa ating mga kababayan, especially sa ating mga katutubo dyan sa area na yan. Sir Loy, gusto ko lang sanang ipaabot sa ating mga kababayan dito sa Central and South Central Mindanao. Oho. Na kailangan po namin ng inyong kooperasyon at pag-intindi sa pagsupo po ng mga teroristang grupo na to. Hindi po naging madali sa amin yung pagsupo sa teroristang grupo na ito. Kaya kailangan po namin ng tulong ninyo. Kung ano man po ang naobserbahan ninyo na kahinahinalang mga tao o bagay o pangyayari na nandyan sa inyong lugar, ay ipaabot at ipagbigay alam kaagad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o kasundaluhan para ito ay ating masolusyunan. Kami po sa Joint Task Force Central ay dedicated and committed para po kayo ay protektahan at pagsilbihan. Oho. Maraming salamat po at sa muli, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Loy, at mabuhay po kayo. Opo. Mga katinig, inyong nabati si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tuloy po niyo mga kaigsuulang mga IP, no? Diya sa may parte sa may Sharif Saiduna Mustafa, diya sa may Gindulungan, o sa may Dato Hofer, no? Sila man ang ginainitan sa mga teroristang grupo. Kininga mga kaigsuulan itong mga teroray, mga peace-loving citizen ni sila mga katinig, di ni sila gustong samok. Gani, mga mapahiubsanon kininga mga kaigsuunan nato diha unya sila pay ginasamok-samok noon, ha, loin taon kay gasalig kay di mamusukol kining ato mga kaigsuunan mo nang gi daog-daog maayo pastila ni mga tawhana, no, tagas gyud kay gasungay ba gasalig mangon sila, no, kay kato nga ilahang nga mga ginadaog-daog karon na wa may katakos nga musukol ngadto kanila.
Alas 6:21 ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mabalik ang programa mula bayan pipila ka mga pahinumdom. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas niya, nun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, akong gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule. I-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga nun daw nga, negative na daw ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hi, Bes! Busy ka ata ah. Yes, Bes. Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bes! Iwan mo na yan. Punta tayo sa party. Gimmick tayo kasama ang tropa. Uy, pinagsasabi mo dyan. Di ba bawal pa yan? Hmm? Maniwala ka dyan, Bes. Mag-face mask lang tayo. Lusot na yan. Alam mo ba, Bes, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bes! Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Kidapawan. We are New Normal Ready. Courses offered. BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Kidapawan also offers a junior high school with ESC grant and senior high school with voucher program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Kidapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Kidapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Kidapawan. Panas ganado sa produktong sigurado MMV Stream New Muabags pag asenso ang inyong mga baboy, manok o bibeng, baka o kabayo, kanunay, pakana, o MN Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MN Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani.
Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Extended po ang sale ng RJO Japan Surplus hanggang June 30, 2021. Kaya samantalahin po ang pagkakataon ng kanilang mga sale ng iba't ibang produkto ngayon. Alas 6:27 na, mga katinig, ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Padayon kita ng atong programang Tinig ng Bayan. Ato lamang balikan na kining issue, mga katinig, sa COVID-19 diri sa probinsya sa Cotabato, kung diin diri lang sa Kinabawan City. Gika-report nga doon ay tulong nangamatay, no? Tungod sa COVID-19, mga katinig, unya nalipay na untat na kagahapon. Nabawasan na ang kaso sa COVID sigon sa gipagawas nga tala, no? Naana sa 133 ang aktibong kaso, pero pagkagabi sa gipagawas nga latest sa daily census sa mga confirmed cases sa COVID-19 na sa sudad, mga katinig, oy ni saka naman pod dugang 30, no, ang natala nga bag-ong kaso karon diri sa Dakbayan sa Kinapawan, busa kinahanglan. Amping-amping yun ta kanunay, mga katinig, kay tungod ni ini ang kaso sa COVID, mga katinig, sigon sa gipagawas nga dato sa City Epidemiology Surveillance Unit, ang pinakadaghan na agyapon sa may barangay poblasyon. Pero at least ni kunhod na, apan ni saka na po sa ubang lugar, no, kining kaso sa COVID. So kung atong tanawon, mga katinig, kining datos nga gigawas sa 158 nga active cases diri sa Dakbayan sa Kinapawan, 81 ini ang apoor og 77 katong local transmission, no. So naapagyapon ang pinakadaghan sa may barangay Magsaysay, pero daghan po mga naayo, I mean sa barangay poblasyon, daghan po nang nangaayo diri, mga katinig, sa nagkalat-kalat man niya ang ubang area ni Saka, ang ubang area ni Naog, no, para sa Singaw, no, ni Saka siya nakaroon 22 na, mga katinig, ang iyahang kumpirmadong kaso ni adtong nilabayng adlaw 20 lang, no. Kini siya subject pa ni siya sa datos nga ipagawas sa DOH, Center for Health and Development, pero maayo ning ginagawas nga update, mga updates sa City Epidemiology Surveillance Unit, kay mas klaro mangod ni, mga katinig, kay kung magsaligta dito sa ginapagawas nga datos sa DOH 12, ang problema mangod ni ini kay taas kayong proseso, no, kay hulaton pa tong mga datos nga ginagawas sa mga laboratorio nga nagahimog RT-PCR test diri sa tua, kay una man nadawat ang mga impormasyon nga mao kini, so ang ginahimo nila bag-o pa mahatag katong impormasyon sa Region 12 na kahimo na og contact tracing. Mao nang paspas na tong makita ang pagbag-o sa mga ihap sa mga kaso sa COVID-19. Ang nakalindot pod ni ini kay kagahapon, mga katinig, adunay gipamahayag ang atoang City Hospital nga fully operational na, no, ang 236 beds sa atoang COVID-19 treatment facility, so temporary treatment and monitoring facility o TTMF diri sa Dakbayan. Mas maayong atong hisgutan kini atong makauban karong buntaga si Kinabawan City Chief of Hospital og focal person sa One Hospital Command System, si Dr. Hamir Hitsanova. Doc, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Hello, Doc. Magandang umaga. Hello, Doc.
Doc, mag-redial po ako ha. Medyo may problema yung ating signal. Sorry po. Nako, ay labad niya ito ang internet connection, no? Aling ato ang telcos. Mga magini, kanunay, diris kinapawan, hinay, kaya itong signal. Doc, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Good morning, Sir Loy, and sa tanong pigpaminaw ni mo, Sir Loy. Oo. Makibalita lang mi, Doc, fully operational na ang katong 236 beds, no? Sa tuang COVID-19 treatment facility o temporary treatment and monitoring facilities. Asa dapit na mahimutang ni Doc kay sa among pagkahibalo kining naasoy nga dugang nga mga beds gikan po kini sa lain-laing mga ospital? Yes Sir Loy, gikan gid sa lain-laing ospital, but we also have different facilities manggod gihapon sa under sa LGU na to. Okay. So, kining naasoy nga ihap, Doc, pwede ba na ito masairan kay ang system ang good niini? Ang ato ang mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, problema good nila, hadlock sila kung asang ospitala dalon kining nga mga kaparintihan nila nga posibleng nga dunay sintomas sa COVID, no? Asa particular kining nga mga available nga mga beds, Doc? Hello, Doc? Doc, nawala. Hina itong signal, Doc? Doc? Naku. Dali, Doc, ha? Mag-redial ta ulit, Doc. Sorry, good kayo. Saan man yun? Out of control ta aning sistemahan, eh. Nalang. Pastilan in tawon. Nalang. Pastilan dolor. Okay. May na lang, no, kay adunay dugang beds mga katinig ang gimuntar kay ang tinuod na sa lain-laing mga ospital, puno na, no, ang mga ospital dito gani sa Cotabato Regional and Medical Center mga katinig dito sa CRMC sa Cotabato City. Sumala pa kang Dr. John Maliga, ang spokesperson sa CRMC sa kasamtangan. Sumala pa niyang ang ginadawat karon ng mga pasyente dito sa CRMC katulang medyo critical na. Apan katong dili pa critical, dili pa nila dawaton og kulang na pug mga oxygen. Doc, balikan to si Doc Hechanova, Doc. Yes, Sir Lord. Apo. Wag gitay mahimo ni ini. So, ang katong mga 236, asa ni sila, Doc, na bahin-bahin ng mga hospital? So, Sir Loy, kasi under the one hospital ko man ng CT, dinivide natin or hinati-hati natin yung mga types ng facilities, no? Or kinlasify natin yung mga facilities. Oo. So we have two classifications po natin, ang COVID-19 treatment facility and ang ating temporary treatment and monitoring facility or yung mga community isolation facilities. Uh-huh. So kining COVID-19 treatment facility, ang madawat dire, or ang among isulod dire ng mga pasyente, ikatong mga cases na mild with comorbidity. Okay. And kining mga moderate cases and severe cases na to. Kay mauni sila ang mga facilities na to diri sa Dakbayan nga naay mga kompleto na mga gamit para ma-address aning mga cases na ni. So kining mga facilities na ni, this includes ang ato ang City Hospital, ang kining ako summit nato nga facility o kaning Bizon Hospital nato nga facility. And natay 66 beds sa aning mga facilities na ni. Mm-hmm. And at the same time sa ato ang temporary treatment and monitoring facilities, dira natay butang ang ato ang mga asymptomatic patients, ang ato mga mild na naay controlled comorbidity. O naatay 126 beds sa ani. And pinisila ang mga facilities na naadire, ang Pilot Elementary School, Double R na isolation, at advance na nasa Balindog o kining ato ang City Gym. So sa mga private hospitals, we also have a total of 54 beds. And of course, sa private hospitals na to, it's always the patient's choice kasi, no, kung gusto nila magpa-admit sa private hospital. So any severity ng sakit, pwede po sa private hospitals po natin. Okay. Kinisa, Doc, gawas pa sa mga naunang beds, no? Dugang lang 236. That is the inventory po ng ating total beds po. Kasi last time, we only have 180 plus po
na okay. bed po. So, dahil meron tayong 158 na active cases po ngayon, so ibig sabihin, konti na lang din ang available? Yes po, Sir Loy. However, we also, ano po kasi no, allowed naman po kasi ang home isolation. Okay. So, na-coordinate na ng mechanism about this. Nagbuhat po ang, ato ang local IATF. Oo. So, isa ka mekanismo. So, mao nang frequently na mo binamonitor ang utilization sa ato ang hospital beds at ato ang COVID-19 beds. Kaya para ato ang makita kung ano saan natin i-activate ang pag-allow sa home isolation o ang dili pag-allowan. Ah, okay. So at least naklaro nato nino. Kung halimbawa adunay mga na-declare as confirmed case sa COVID-19, dili siya diretso dayon dalhon dito sa treatment facility. I-assess usay ang situation kung pwede i-home quarantine. Yes po, Sir Loy. And at the same time, ideally po talaga kasi no, lahat ng ating mga pasyente nasa isang pasilidad. Opo. However, because of the recent surge na meron tayo, yun. So ginawa yung ganitong klaseng sistema para ma-manage ng mabuti? Yes po. Aha. Sa Cotabato Regional and Medical Center, inamin ni Dr. John Maliga na kinakapo sila ng mga oxygen, ano? Especially ng mga oxygen tank. So far, dito sa atin, sa mga ospital sa Kinabawan, kumusta po? May sapat na ba tayong supply ng oxygen? Actually, Sir Loy, mauna nga ito ang ginatawag na foresight no kayo. Wala pa nagsugod ding ito ang surge diri sa Kinabawan City. Nag-itaog ato ang mga oxygen tank. Oo, napangandaman na daan. Yes po, yes po. Maayopod, no? Doon ay gika-report nga tulo kabuok namatay nga taga-Kinabawan kagahapon. I don't know kung kagahapon. Kay ang molagi ang ato ang DOH always late man. Kano sa baka namatay ning tulo, Doc? Sigun sa mga impormasyon na nakuha ni mo. Actually, Sir Loy, ang kanyang data manggod sa City Epidemiology Surveillance Unit, Sir Loy. Sa atong seso na. And yes po. We have no idea po. Ako, personally, I don't have any idea kung saan po galing po yung man. But rest assured, kung dito sa City Hospital yan or sa mga facilities na minamanage namin, it will be reported. Pero so far po, Sir Loy, actually, meron tayong 8 moderate cases. And 3 severe cases na hinahandle ngayon. Mm-hmm. And so far, they are doing good naman po. Nag-i-improve yung kanilang kondisyon? Yes po, because of the additional equipment na ating binili po. Mm-hmm. How about, Doc, kasi tayo dito sa Kinabawan, dinadalhan din ang iba pang mga pasyente na galing sa karatig na mga lugar, ano? Ito bang dagdag na, itong available ngayon na or itong fully operational natin na bilang ng mga beds, ano to, pwede bang tanggapin dito yung galing sa ibang lugar? O exclusive lang para sa akin na pawin niyo? Yung sa mga hospital beds po, pwede po. However, itong ating mga LGU-run facilities, hindi po pwede. So ibig sabihin, pwede sila doon sa private, ganun po ba? Yes po. Pero kung sa City Hospital mismo, ang priority rito, yung mga kinapawin nyo talaga? Yes po, Sir Loy. Okay. So far, kumusta naman po yung... kasi sa 158 na confirmed cases po ngayon, mga ilan kaya dito, Doc, ang naka-home quarantine? Kasi po kasi sa datos ng ating City Epidemiology Surveillance Unit, opo, meron pong malaki-laki pa rin po yung percentage ng naka-home isolate. Aha. Sa mga naka-home kasi hindi talaga maiwasan, Doc, eh. Yung iba, lalabas pa rin talaga kahit na mga, may mga nagbabantay, ano? Ano pong maipapayo ho ninyo sa kanila? Hello, Doc? Hello, Doc? Hello? Na? Problema na itong signal, good ba? Hello, Doc? Mm-hmm. Huwag yun tayo mahimu ni ini, no? Okay.
last try. Oo. Oh. Wala tayo magawa. Anyway, last try, Doc. Ano yung mensahe ninyo especially doon sa mga naka-home quarantine kasi hindi maiwasan yung iba talagang lumalabas ng kanilang kwarto? Opo, sir, yung mga naka-home isolate, sinicheck muna ng ating City Epidemiology Surveillance Unit ang kanilang mga bahay kung pwede pong doon gawin yung isolation nila. And they are frequently monitored naman po. Mm-hmm. So, less ang ating worries na lumabas sila. And if ever man may report na lumabas ng kanilang bahay or ng kanilang isolation area, ito po ay nare-report po agad. And at the same time, pinupuntahan agad ang ating City Epidemiology Surveillance Unit. Oh, kasi ang investigahan po. Opo, kasi minsan nangyayari po, batay sa mga impormasyon na nakakarating sa amin, yung iba, wala naman akong nararamdaman, wala naman akong sintomas. Pwede na akong lumabas. So, hindi mapigilan talaga lumalabas po yung iba. Lalo na kung wala nang makain. Sinusugal yung kanilang kalusugan at yung kanilang pamilya para may mahanap na pagkain. Opo, Sir Lay. We can always inform the CESU naman po. In fact, willing naman po ang city na if ever merong ganyang cases na hindi naman po makalabas or walang makapag-provide ng kanilang basic needs, pwede naman po nila i-inform ang CESU ng ganun. And I think the city social work and social welfare and development office can provide for their needs naman po. Aha. Doc, maraming salamat po sa panambinigay po ninyo sa ating pong programa. Sa muli, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Leng. Salamat. Pasensya sa signal. Mahina talaga signal natin. Wala tayong magagawa. Wala sa control natin. Sa muli, magandang umaga po, Doc. Thank you so much, Sir Leng. Apo. Mga katinig ninyong nabati, si Kinabawan City Hospital Chief o the same time siyang focal person sa itong One Hospital Command System, si Dr. Hamir Hitsanova. At least, no, sa kinatibukan, doon ay 236 no nga mga kinatibukang beds no anaa sa COVID-19 treatment facility o sa temporary treatment and monitoring facility no o kining TTMF. So sa kasamtangan dunay 158 na aktibong kaso diris dakbayan sa Kidapawan. Ato lang klaruhon kay para mas maayong masayran sa itong mga kaigsuunan o mag-amping kanunay. No? Diha sa 158, 54 ni ini na diha sa may barangay Poblasyon, ang 22 na sa may barangay Singaw, ang Balindog o kining Lanaw, adunay tig-11 ka mga kaso, unya ang barangay Sudapin, dunay 13. Ang sa barangay Amas, 14 pa sa gihapon, no? Ang aktibong kaso bu sa amping-amping gid mo diya kanunay. Ang barangay Ilubabes, dun ay 6 na lang. Kaso unya 4 ang sa barangay Manungol, 3 ang sa barangay Miuhaw, tigduha ang sa Hinatilan, Paco, Binilugan, o tiga-isa, no? Ang Santo Niño, dugi-dugi ni Santo Niño ba, no? Santo Niño, Buñubuhol, Mateo, Kalasuyan, og Muaan. O tig-isa na lang ang kaso diya. Pero sa kinatibukan mga katinig, doon na ay 917 nga confirmed cases. Unya 790 na po ang na-cleared. Unya 40 na no ang ihap sa mga nangamatay na dungagan og tulo kagahapong adlawa. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kining tulo ka mga nangamatay mga katinig sigun pod sa datos nga gipagawa sa Cotabato IATF o ingon man sa Department of Health no puro mga senior citizen ang kadaghanan sa mga nangamatay niini o kini sila si okay. Dali ha. Mas mayong side kita. Si patient number 10,996, usa ka 45 years old nga lalaki kini, nakasinati og COVID-19 pneumonia critical acute respiratory failure type 4 nya shock multi factorial septic cardiogenic
Atakis po kasing-kasing ni mga katinig, no? Og kining chronic kidney disease, secondary to hypertension and hypertensive cardiovascular disease. Muna iyang gikamatay. Unya, ang isa pa namatay, si patient number 11,148 nga 60 years old nga babaye. Nakasinati kini og cardiopulmonary arrest secondary to uncontrolled diabetes mellitus COVID-19 na confirm. Og kining pinakaulahing namatay si patient number 14,514 nga usa ka 78 years old nga lalaki nga nakasinati pod og cardiopulmonary arrest secondary to COVID-19 pneumonia severe septic shock COPD. Morning gikamatay, so may relasyon sa iyang baga mga katinig o atakis kasing-kasing mao'y gikamatay sa naasoy nga biktima. Kung tanaon nimo si COVID ang culprit, hinungdan nganong ni atake ning ilang mga dati ng mga sakit sa tanang mga nangamatay sa 17 nga gikareport nga namatay sa tibuok Sok Sargon region. Kasagaran ni ini mga katinig, dunay kalambigitan sa atake sa kasing-kasing ingon man sa ilahang kining may kalambigitan sa problema sa baga, no? So kay mo man na si COVID, iyahang buhaton ni ana pahugton ang iyang barhan, no, ang agianan sa oxygen. Amo nang kinahanglan gyud da i-oxygen dayon ang mga pasyente nga naigo sa COVID kay maglisod magginhawa. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:47 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Apingan gyud nato atong mga kabataan na busa atong kanunay patumaron sa Kidiyaki Vitamins. Og mga kabataan pod dalagan, no. Mga inhan, ayaw ninyo pasagdin yung mga bata bisan asa lang maglatagaw. Kaya basin na gatuo mo nga di sila may gusto virus. Oo. Ayaw ninyong pasagding nga sige laglatagaw, laag-laag diri, laag dito. Dapat nakafocus na sa ilang module, sa ilang pagtuon. Pero boring mo po daw kayo kung nagsige na lang focus sa ilang module. So, importante nga itong siguraduhon nga protektado sila, pinaagi sa paghatag po sa mga eksaktong nutrients o kapilis sa pagpatumar sa Kidiyaki Vitamins. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamins sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud na niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon sa buskos na entaon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Unique, stylish, og affordable ba nga antipara ang inyong gipangita? Sa iStyle Vision Center na ta. iStyle Vision Center. Makit-an kini sa ground floor, Gaisano Grand Mall, Barangay Lanao, Kidapawan City. iStyle Vision Center. iStyle Vision Center. Experience the difference. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud dagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang
pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Hello, Ma. Kamusta nakadress sa London? Okay ra kaayo, nak. Lami kaayo sa paminaw as nursery. Non-stop among pagtabang sa mga taong naay sakit kapinpaaning COVID-19. Unya, kumusta imong pagskwela? Nakita nako sa inyong student management system na taas kaayo imong mga grado. Yes, Ma. Nagapaningkamot job ko para mapareha ko nimo na licensed nurse na, Ma. Nindot kaayo sa North Valley College. Kay aside sa makita nimo akong grades online, makita sab nato ang updated statement of account o ang akong personal data. True ka diha nak. O pwede rapod cashless transactions, pinaagi sa ilang mga online banking transactions o remittances. Daghan pa jud og available na courses diha nak, sama sa BS in Nursing, BS in Pharmacy, BS in Medical Technology, BS in Radiologic Technology, BS in Psychology, BS in Information Technology, BS in Computer Science, BS in Information System, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, of BS in Social Work. Ug 100% pajud pirmi ang rating sa board exams. Lagi ma, naapoy senior high school programs sama sa STEM, ABM, UMS, og TVLICT. Diri na lang sa dato ipa-enroll si Bunsoy sa senior high school ma. Friendly among mga instructors, online among interaction, convenient og safe kay flexible learning. Og sila ra ang naay virtual learning systems sa mga private schools sa North Cotabato. Enrollment na ninyo nak no. Mag second year na ka, mag-open ta sa ilahang website na www.northvalleycollege.edu.ph. Kung ipa-enroll na tika. Sige ma, excited na ko para sa next school year. Feel the same excitement and enroll now at North Valley College. Visit our website at www.northvalleycollege.edu.ph, our Facebook page at NVCFI Official, and you may call or text us at our student care hotline number 0951-305-3786. Stay safe. North Valley College, bringing quality education closer to people. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:54 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Kining ato ang nasod kung diin na iniha pagyapon no? Ang mga nagsingabot yung mga bakuna. Bisan pagisulti nga doon na naidaghang mga bakuna ng abot. O gadaghan na ang Gika report nga nabakunahan dito sa kauluhan. Pero sa mga probinsya, intawon, kulang pagyapog supply. No? Adunay gipagawas nga report kining Pantheon Macroeconomics usa ka research institute sa United Kingdom nga sumala pa ang Pilipinas ang usa sa mga nasod sa tibuok kalibutan ang pinakaulahi nga makakuha o makabot kanang herd immunity sa COVID-19 mga katinig kay ngano mao lagi kay pipila pa lang man ang mga nabakunahan kulang kaayo kita ga bakuna sa isa ka adlaw gani pila ray mabakunaan sa tibuok nasod nya ang sulti karon sa DOH sa posibleng makabot na ang 10 million nga mga nabakunahan pero sa sistema sa ginapatuman sa pagbatok sa COVID o kining ginatawag nga COVID-19 response, kumusta ba? Enough pa ba ang ginahimo sa gobyerno? Kinahanglan bang baguhon o dili, no? Kay murabag doon na pa'y kinahanglan baguhon ni ini. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University atong kauban. Prof, good morning. Yes, magandang umaga. Magdamaga na sila sa nakikinig. Oho, ano ho yung masasabi naman ho ninyo dito sa lumabas na pag-aaral na ginawa po ng Pantheon Macroeconomics na sinasabing ang Pilipinas ang makakakuha ng pinakahuling herd immunity? Yeah, ako na maganda yung study na yun. No? Kasi it's a
pwede natin masabi na pang-pagising na sa ating gobyerno. Mm-hmm. Although, sabi ko nga, no, yung study na yun was conducted, I think, May, na kung saan medyo mabagal talaga yung ating pag-vaccinate. No? From March to May kasi mabagal talaga kasi wala na tayong supply ng vaccine. Mm-hmm. Maalala din natin no, na nung nag-uusap tayo, no, no, sabi natin nga na medyo ano eh, medyo mas nauna pa yung mga papitorial at that time. So, pero if you notice, pagpasok nitong June, no, nung dumami na yung ating vaccines, medyo bumilis na no, at makikita natin sa graph kung kaano kabilis itong paglaki no ng ano nung na vaccinate natin no, pagpasok ng June. So sa akin maganda kasi eye opener 'yon no, at least yung gobyerno magiging ano on their toes pa rin no. And secondly, makukumpara natin ngayon no kung nasaan tayo nung time na 'yon at ngayon. So siguro hopefully you can still improve. Na, alam natin na medyo mabilis-bilis na no, kahapon may 2 million na dumating. Although majority ng mga 2 million na dumating ay mapupunta sa NCR plus 10. Pero sabi nga natin no, makita lang natin no kung gaano karami yung na-vaccinate. Medyo maganda na sa mata eh. Pero sabi nga natin no, it remains to be seen no kung paano ito i-distribute sa provinces. Correct, kasi kagaya sa amin dito sa Kinapawan eh umaaray yung aming LGU dahil kaunti lamang ano ang naipapadala mga supply at tila yata merong pabor-pabor kung sino nga pinakamaraming unang makakatanggap ng bakuna. Doon naman sa COVID-19 response ng ating gobyerno, kontento ka ba, Prof? Kasi marami nagsasabi eh hindi pa sapat, hindi enough itong ginagawa ng ating pamahalaan sa pagbaka sa COVID-19. Yeah, actually kung titingnan natin no, medyo ano naman, no, medyo okay naman yung kanilang response no. Yun na nga late lang. yun lang lagi nating problema eh. Parang laging late yung ating gobyerno. Para nasa pelikula lang yan, no. Nagkakaroon tayo ng threat of Delta variant. Parang ano eh, parang nag-wait and see situation pa tayo eh. No, na, ano bang gagawin natin pag sa ibang bansa medyo advanced na sila, no? In fact sa mga lugar na medyo successful yung kanilang pag-contain, meron silang parang 4-point system na paano nila maano no, paano nila malilimit o mafi-filter yung mga tao na dapat lumabas. Mm-hmm. So mga ganun eh, tayo kasi medyo ano eh, medyo late no, late na tayo nagpa-mass testing, late na tayo nag-close ng ating border, late na tayo umorder ng ating mga vaccine. So o nga, sinusundan natin yung ginagawa ng ibang bansa, pero it seems like medyo nahuhuli tayo. Oh, yun ang hindi maganda doon ano. Kaya nga kagaya ngayon, marami na mga namatay. Ang kami sa probinsya ng Cotabato ang may pinakamataas na ano ngayon na bilang ng mga namatay sa COVID-19. Tapos ang gobyerno din natin, ang problema rin urong-sulong doon sa pagpapatupad ng mga guidelines. For example, itong usapin ang paggamit ng face shield, di ba? Yung pag-uobliga sa mga ito, urong-sulong din yung kanilang decision dito kung dapat nga ba o hindi na dapat tanggalin na yung face shield o hindi pa. Yeah, ako yung magandang study nga na basa natin no, na yung how do we respond to this pandemic kasi kinukompare natin sa ibang bansa. May tatlong klase kasi no, yung una ang nag-head ng kanilang response task force ay mga politiko, pangalawa ay mga experts, at pangatlo mga military no. Tayo medyo napupunta sa ano eh, pupunta sa mga military o nakikita natin na some of the countries na nag-militarize no ng kanilang pandemic response eh hindi rin maganda yung ano yung kinalabasan no. So siguro mas mag-concentrate tayo dun sa titingnan natin sa ibang bansa no, na mas titingnan nila yung mga experts rather correct than itong pag-militarize ng problema. At the same time, pag-politicize din. Kasi ano eh, dapat mag-partner yung politicize at saka yung expert. O dapat mauna yung expert bago yung mga politiko. Kasi ang kalaban hindi nakikita eh, sakit ito eh, di ba? Virus ito. So dapat ang manguna dito, yung mga medical expert, then susuportahan ang ating mga politiko at ayaw sumunod, doon nagagamitin yung military at police. Yeah, kaya nasabi natin no, mas maganda na tingnan natin yung ano no, yung mga experiences ng mga bansa na very successful kasi para sa akin no, itong pandemic na to will not end this year nor next year kasi nandito na talaga itong virus no. At saka malapit ng election.
Tsaka titingnan din natin, no, na ano yung ano natin in the future, no? Uh-huh. So kung itong current task force natin is not really working, no, kasi nga mali yung mga tao na nakaupo dyan, no, uh-huh, and we're listening to the wrong people, sana ngayon nag-a-adjust na tayo. Huwag na naman tayo magpahuli, no, kasi lagi na lang tayo huli sa ating adjustment, eh. Correct. Prof, maraming salamat po sa panahon na ibinigay mo sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, maraming salamat. More power, God bless, stay safe po tayo lahat. Opo, thank you so much po. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo di Davao University, kalabot ni ining atong pag-response, no, sa COVID-19. Wala kita igong oras. Dagang salamat mga katinig sa inyong kanunay pagpaminaw sa programang Tinig ng Bayan, musunod ng alas 7 balita. Maying buntag!